Shout out tayo mga idol sa lahat ng mga Solid Marsay supporter. Shout out kay Idol Marvin Maliveran, Luz Paul, Ava Atindor, Miss Miami Laurel, Amadillo Flores, Lady B73, kay Jose Pacificador, Grace Ricatalio, Charlene Gumansing, Jerry Flores. Shout out din tayo mga idol sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Araw ng Linggo, nagpaalam itong si Arvin at Unyok na isama nila ang dalawang bata doon sa kanilang kamag-anak sa kabilang isla. Sa panahon na yon, abala din ang grupo nila ni Arturo sa pakikipaglaban sa mga rebuilding na mimihag at namiktima ng mga tao sa Patag. Kaya pumayag na din si Lucila dahil nagiging abala ang mga ito sa labanan. Ang kapatid ng ama ni Arvin, magdaos ang mga ito ng kapistahan sa kabilang isla. Mga 3 hanggang 1 linggo sila na manatili doon sa isla. Sina Arvin, Unyok, ang kanilang ina na si Nanay Ason, at ang dalawang bata na sina Bibi Arthur at Agura ang magkasama na pupunta doon sa kabilang isla. At ilang minuto pa ang lumipas, narating na nila ang lugar. Nakahintay na din sa kanila ang kapatid sa ama nila ni Arvin na si Manong Raul. At ilang sandali pa, nakasakay na sila ng tricycle papunta sa bahay nito. Ilang minutong lumipas pa, agad na narating nila ang lugar. Ang bahay nila ni Manong Raul, nasa tabi lang ito ng kalsada. At doon sa unahan, may mga kabahayan din ang mga nandoon. Agad na nagpahinga muna ang mga ito at nagkwikwintuhan. At kinahapunan, agad na inilibot nila ni Arvin at Juji ang dalawang bata sa kanilang lugar. Ipinakilala sa mga kamag-anak ng asawa ni Manong Raul at sa mga bata na nandoon. Mapapansin mo rin agad ang paparating na kapistahan doon sa lugar dahil sa mga banderitas na isinabit sa mga bahay at sa buong lugar. Habang may mga nakita din silang piryahan doon sa unahan. At marami na din ang mga taong galing sa mga kalapit isla at makipista dito sa lugar. Sa makalawa pa ang kapistahan ng lugar dito ni Manong Raul. Pero sa kabilang lugar, bukas na ang pista nila. Kaya sabi ni Manong Raul, pupunta sila mamayang gabi sa isang pinsan nito sa kabilang lugar, sa bahay nila ni Manang Kanura doon sa lugar ng Barangay Calamansi. Kaya kinahapunan, alas 4 pa lamang ng hapon, papaalis na sina Manong Raul kasama ang anak na si Juji, Arvin, Unyok at ang dalawang bata. Nagtataka si Arvin kung bakit may dalang mahabang itak itong si Manong Raul. At ang sabi pa nito kay Arvin at Unyok, Arvin, Unyok, dalhin ninyo ang mga itak. Kaya tanong ni Arvin, Tito Raul, bakit kailangan pang magdala ng itak? Tumitig muna ang matanda at pagkatapos, sabi nito,
Arvin, may mga gumagalang nilalang dito sa aming lugar, lalo na doon sa mga bukirin, doon sa Barangay Calamansi. Hindi pa namin tiyak kung anong klaseng nilalang ang mga ito. Basta may mga nabiktima na ang mga ito na hayop at pati mga tao. Napatango na lang itong si Arvin at Unyok. Pati din pala sa lugar na ito, may mga gumagala at namimisting mga nilalang. Ilang sandali pa, paalis na sila. Naglalakad sila sa kahabaan ng palayan hanggang sa paakyat na sila ng bukid. Dumaan sila sa gilid ng ilog paakyat. Makalipas pa ang isang oras, madilim na ang kapaligiran. Sabi ni Manong Raul, aabutin pa sila ng kalahating oras. Pasuot na sila ngayon sa 100 sa mga kakahuyan. Habang papalapit na sila sa bahay ni Manang Canora, may narinig silang parang mga huni ng ibon. Kakaiba ang huni nito dahil ngayon lamang narinig nila ni Arvin at Unyok ang ganitong klaseng huni ng ibon. Nagpalingalinga agad si Manong Raul sa paligid. Itinaas ang dalang sulo para mas makita pa ang kapaligiran at pati na doon sa itaas ng mga puno ng kahoy. Pero wala silang anumang nakitang ibon. Makalipas pa ang ilang sandali hanggang sa makita na nila ang liwanag ng ilaw sa isang bahay at sabi ni Manong Raul, yan na ang bahay ni Pinsang Canora. Tara na, nagugutom na ako. At ilang sandali, narating na nila ang bahay. May ilan din na bisita ang mga ito. Nasa 4 o 5 at nag-iinuman ang mga ito sa pantawan ng bahay. At nang makita ni Manang Canora sina Manong Raul, agad na pinapapasok sila sa loob. Mabuti at nandito na kayo, Raul. Halina kayo, nakahanda na ang hapunan ninyo. At kumain muna ang mga ito. Isa lang ang anak nila ni Manang Canora at Tatay Pulding. Itong si Roco. Kasalukuyang inestima nito ang kanilang mga bisita. Palibhasa kasi, bukirin. Kaya walang masyadong bisita ang mga ito. At isa pa, bukas pa ang kapistahan sa kanilang sityo. Sa unahan, may nakita din silang 2 pang bahay ang nandoon. Ilang sandali, habang kumakain, sabi nitong si Tatay Pulding, ba't kayo nagpagabi, Raul? Alam mo na ang tungkol sa mga timos. Nitong mga nakaraang araw, nagiging agresibo na ang mga nilalang nito sa aming lugar. Buti at hindi nyo nakasalubong ang mga ito. Tanong ni Unyok, ano ba ang mga timos? Mga aswang rin ba ang mga ito, Tatay Pulding? Sagot ni Tatay Pulding, oo, Unyok, kahalintulad din sila ng mga aswang. Kaya nilang magpalit ng anyo sa pagiging aso, baboy, ibon at maging sa pagiging manok at kambing. Pero ang kaibahan sa kanila, kaya kanilang linlangin sa pamamagitan ng kanilang mga huni bilang ibon. Kaya kailangan mo mag-ingat sa mga ito. Mababangis din ang mga timos. Kumakain din ang mga ito ng laman ng tao. Naalala nila ni Arvin at Unyok ang narinig nilang huni ng ibon kanina. Tumingin ang 2 magkapatid kay Manong Raul. Sabi ni Manong Raul,
Oo, Arvin, unyok. Maaring ang narinig natin na huni kanina ng ibon ay galing sa mga timos na yon. Matapos na makakain ang mga ito, nagkwentuhan muna sila sa sala. Ang sabi ni Tatay Pulding, bukas ng umaga, puntahan nila ang unahan doon sa may ilog. May gaganapin daw doon na kasiyahan tulad ng palosibo at ang paligsahan sa pag-akyat ng kawayan habang may premyo ang nakatali sa dulo nito. Ilang oras pa ang lumipas, natutulog na ang dalawang mga bata sa isang kwarto kasama si Narvin at Unyok, pati na rin itong si Jujie. Habang sina Manong Raul at Tatay Pulding nakipag-inuman muna ang mga ito ng tuba sa kanilang mga bisita hanggang sa pagsapit ng alas 12 ng hating gabi, lasing na ang mga ito at humiga na sa sahig na kawayan. Bukas na uwi ang mga bisita nila dahil baka makasalubong pa nila ang mga timos. Pero makalipas lamang ang ilang minuto, ang isa sa mga bisita nila ni Tatay Pulding tumayo ito at pasuray-suray na lumabas ng bahay. Gusto nitong umuwi. Walang kaalam-alam sina Manang Kanura at Tatay Pulding sa ginawa ng isa sa kanilang bisita. Ilang sandali pa nang mapadaan ito sa isang kakahuyan, napatigil ang lasing na lasing si Lando dahil may narinig siyang huni ng ibon ang nasa itaas ng puno ng kahoy. Napatigil ito at napatitig doon at nakita niya ang isang ibon na kulay puti. Nagliliwanag ito sa gitna ng kadiliman. At ilang sandali pa, may nakita na din itong napakagandang babae ang nasa unahan. Kaya agad na sinundan ito at pinuntahan ni Lando. At nang maabutan niya ito doon sa isang puno ng kahoy at akmang hahawakan na sana niya ito, biglang nagbago ang itsura ng babae. Nagiging halimaw, mapupula ang mga mata, mapuputi ang parang nalalagas na mga buhok, malalaki ang mga bibig na nakalabas na ang matutulis ng ngipin, maitim ang kulay ng balat at sobrang hahaba ng mga kuko. Napasigaw itong si Lando at mabilis na tumalikod para tumakbo papalayo. Pero huli na, nakakubabaw na sa kanyang likuran ang nilalang at sinimulan ng kagatin ang kanyang liig. Sa sigaw ni Lando, nagising itong si Manong Raul. Sigurado siya na sigaw talaga ito galing sa tao. Nang bumangon siya, kita din niya itong si Tatay Pulding. Raul, narinig mo din ba ang sigaw na yun? Oo, Pulding. Tika, may lumabas ba sa iyong mga bisita? At mabilis nilang pinuntahan ang pantawan. At kulang nga ng isa ang mga nakahiga doon. Kaya mabilis na lumabas sila ng bahay. Ginising din ni Tatay Pulding itong si Rocco para isama ito. Itong anak ni Tatay Pulding, may kaalaman din ito sa orasyon. Pero hindi lamang ito ganun kalakas, pati na ang hawak nitong agimat. Pero hindi maikaila na angat nga ito sa mga normal na tao. Hawak ang mga itak at sulo. Mabilis nilang pinuntahan ang pinanggagalingan ng sigaw hanggang sa nakita nila ang isang taong nakahiga.
habang naabutan pa nila ang isang nilalang na nakakubabaw nito at nakilala nila agad itong si Lando. Agad na sumigaw itong si Tatay Pulding. "Litsik kang demonyo ka, layuan mo si Lando." At inatake agad ito ni Tatay Pulding ng mga taga. Pero mabilis itong umigpaw, papalayo. Tumalon ito sa isang puno ng kahoy. At pagkatapos, may nakita na lamang sila na isang ibon na mabilis na lumipad, papalayo. Mabilis nilang tinulungan si Lando. Pero huli na, patay na ito. May sugat ito sa leeg at wakwak ang dibdib. Wala na ang puso nito. Nagkagulo agad sila. Tumawag sila ng tanod at ipinalam din agad nila ang nangyari kay Lando sa kapitan ng barangay. Kinabukasan, kumalat agad ang balita sa pagkamatay ni Lando at inatake ito ng timos. Agad na sumigaw itong si Tatay Pulding. "Litsik kang demonyo ka, layuan mo si Lando." At inatake agad ito ni Tatay Pulding gamit ang itak. Pinagtataganan niya ang nakitang timos. Pero mabilis itong umigpaw sa isang puno ng kahoy. At pagkatapos, may nakita na lang sila na ibon na mabilis nang lumipad, papalayo. Mabilis nilang tinulungan si Lando. Pero huli na, patay na ito. May sugat ito sa leeg at wakwak ang dibdib. Wala na ang puso nito. Nagkagulo agad sila. Tumawag sila ng tanod at ipinalam na din nila sa kapitan ng barangay. Kinabukasan, kumalat agad ang balita tungkol sa pagkamatay ni Lando na inatake ito ng timos. Naalarma na ang buong barangay. Pero hindi dapat na ipagpaliban ang kapistahan sa kanilang lugar. Sinabihan na lang ang lahat na mag-iingat ang mga ito at pagsapit ng gabi, kailangan na wala nang lalabas pa ng kani-kanilang bahay. Hindi na din itutuloy ang diskuhan sa kanilang lugar para makaiwas sa kapahamakan. Sa umagang yun, dinalaw nila ang burol ni Lando kasama nila ni Tatay Pulding at Manong Raul, sina Juje, Arvin, Unyok at ang dalawang bata. Iyak nang iyak ang asawa nitong si Lando, pati ang mga naulila na mga anak. Ilang sandali pa, nagpaalam na ang mga ito at dumiritso sila doon sa tabi ng ilog kung saan nagkasayahan. Nakisaya muna ang mga ito ng ilang oras. Pagkatapos, nagpasya ng umuwi dahil may mga bisita din sila sa bahay ni Tatay Pulding. Inestima lang nila ang mga bisita buong maghapon. At nang papalapit na ang gabi, nagsiuwian na ang lahat ng kanilang mga bisita. At dahil sa pagod, agad na nakatulog itong si Tatay Pulding doon sa may pantawan kasama si Manong Raul, habang nasa loob naman ang mga bata, pati na itong si Roco at Jujie, si Narbin at Unyok. Nakahiga na din ang mga ito katabi ng mga bata. Pero alas 11 pa lamang ng gabi, may kakaibang narinig na sina Arvin at Unyok na huni ng ibon at hindi lamang malayo ito sa kanila. Parang nasa bubong lang ito ng bahay.
kaya pinakinggan nila ito ng mabuti. At pagkatapos, napagtanto na nila na katulad ito sa kanilang narinig nang paparating pa lamang sila dito sa bahay nila ni Tatay Pulding at Manang Kanura. Kinabahan na si Arvin at Unyok. Parang ito na ang mga timos na namimiktima dito sa lugar. Tumayo ang dalawa at dahan-dahan nang lumabas ng kwarto. At nakita na din nila na nakatayo itong si Roko doon sa tapat ng may bintana. Lumapit ang dalawang magkapatid. Narinig mo rin ba, Roko? Oo, Arvin. Unyok. Parang namimihasa na ang mga nilalang na ito. Muling binalikan ang lugar kung saan nila natikman ang puso ni Lando. Pero hindi pa sila natapos sa kanilang pag-usap. Biglang may sumigaw sa may pantawan. Kaya napatakbo sila dahil ang sigaw ay galing kay Tatay Pulding. Pagdating nila doon sa may pantawan, nakita nila na hinihila na ang ama ni Roko ng dalawang nilalang. Habang si Manong Raul, nagising na din ito at hinawakan ang dalawang paa ni Tatay Pulding para hindi ito tuluyang madala ng mga nilalang na timos. Dito na kinuha ni Roko ang itak at mabilis itong lumabas ng bahay. Pinagtataga ang dalawang nilalang na nakahawak sa kanyang ama. Habang sina Arvin, mabilis na tinulungan ang matanda nang mabitiwan ito ng dalawang timos. Dinala agad nila ito sa loob ng bahay kasama si Manong Raul. Pero si Roko sa labas, sobrang nagulat ito nang makita niya na hindi lang pala dalawa ang mga nilalang na umaligid sa kanilang bahay. Sobrang dami pala ng mga ito. Nasa itaas ng puno ng kahoy at nasa bubungan. Kaya nakaramdam na ito ng panganib sa kanyang buhay. Mabilis itong tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Pero nakaabang na ang mga nilalang na timos at mabilis nang hinila si Roko papunta sa bubong. Napasigaw na itong si Roko. Kaya kumuha na din ng itak sina Manong Raul, Arvin, Judji at Unyok. Napasigaw na din itong si Manang Kanura dahil sa takot. Habang si Roko nagpupumiglas na itong makawala sa pagkakahawak ng mga nilalang. Hanggang sa makawala ito, ginamit na ni Roko ang kanyang agimat at mga kaalaman. Pero mas marami ang mga nilalang na nakakubabaw sa kanya at malalakas din ang mga ito. Kaya makalipas pa ang ilang sandali, may mga kagat na din ito sa iba't ibang parte ng katawan. Napatlihaya na ito at nabitiwan ang hawak na itak. Ramdam niya ang sakit at hapdi sa kanyang mga sugat. Muling napasigaw si Roko nang akmang ibabao na ng mga halimaw ang matutulis na kuko sa kanyang dibdib. Ang buong akala niya ay katapusan na nito. Pero biglang may isang maliit na nilalang ang umigpaw doon sa bubong at hinaltak agad ang dalawa sa mga ito. Pinagkakagat ng maliit na nilalang ang leeg nung isang timos. Kaya napaangil ito at nahulog sa lupa. Nang mahulog ito sa lupa, nagiging baboy ramo ito at paikaikang tumakbo papunta doon sa may sagingan.
nakalabas na din sa pagkakataong yun sina Manong Raul, Jodje, Unyok at Arbin na may hawak na mga itak at pamalo. Ang inaaninag nila ang itaas ng bubungan. Ilang sandali pa, nahulog na din itong si Rocco at nawalan ng malay. Buti at nasalo agad ito nila ni Unyok at Arbin. At mabilis nang pumasok silang muli ng bahay. Inihiga agad itong si Rocco na maraming sugat na rin sa buong katawan. Tulad din ni Tatay Pulding. May mga sugat din ito at namimilipit sa sakit. Pero ilang sandali pa, nagulat si Narbin at Unyok, pati si Manong Raul. Dahil rinig pa rin nila na parang may naglalaban pa rin sa itaas ng bubungan at may mga angil na parang sobrang nasasaktan. Pinakinggan na naman nila itong mabuti at napagtantungan nila na may naglalaban sa itaas ng bubong. Biglang tumayo itong si Arbin at tumakbo sa kanilang kwarto. Tama nga ang hinala niya. Wala doon sina Agura at Bibi Arthur. Lumabas itong muli at binulungan ang kapatid na si Unyok. Unyok, wala sina Agura at Bibi Arthur sa kwarto. Kaya napatitig ito kay Arbin. Kung ganun, sina Agura at Bibi Arthur ang nakipaglaban sa itaas sa bubong ng bahay nila ni Tatay Pulding. Ano ang gagawin natin ngayon, Arbin? Hindi ko alam, Unyok. Pero malakas ang mga bata. Magtiwala na lang tayo sa kanila. Pagkatapos, lumapit ang mga ito kay Manong Raul. Sabi ni Arvin, Manong Raul, nasa labas ang mga bata. Kaya napatitig ito kay Arvin at Unyok. Ano ang ibig mong sabihin na nasa labas sina Bibi Arthur at Agura, Arvin? Tumayo agad itong si Manong Raul kasama si Jodje at pinuntahan ang kwarto. At wala nga ang mga bata. Medyo nakaawang din ang bintana ng kwarto. Mabilis na nilapitan ito ni Manong Raul para isarado. Kailangan nilang mahanap agad ang mga bata. Ang buong akala kasi niya kinuha ito ng mga timos. Pero nang hawakan ito ang medyo nakabukas na bintana, biglang hinaltak si Manong Raul ng isang timos. Kaya napahawak ito sa gilid ng bintana para hindi ito matangay ng mga nilalang. Pero nagulat si Manong Raul nang biglang napaigik ang isang timos. Parang may umatake nito at biglang nawala ito sa may bintana. Ilang sandali pa, mabilis nang isinarado nito ang bintana at ang sabi nito kay Arvin na kailangan na nilang muling lumabas para iligtas ang dalawang bata. Pipigilan sana ito ni Arvin at Unyok, pero mabilis na itong nakalabas. Kasunod naman ang anak na si Jodje na may hawak na itak. Pero pagkalabas nila, may dalawang timos ang nakaabang. Habang sa bubong, dalawa na ang napatay ni Bibi Arthur at kasalukuyang dinamba ang dalawa na tumalon papunta sa itaas ng puno ng kahoy. Malakas din ang mga timos, kaya hindi madali sa dalawang bata na patayin agad ang mga ito. Habang si Agura,
parang mga pusa ang mga ito na naglalaban doon sa punong mangga. Bumagsak na ang dalawang timos sa lupa at nangingisay nang tamaan ang mga ito ng kalmot ni Agura. Habang binitbit ng halimaw na si Agura ang isa pa at pinagkakalmot. Kahit na may sugat na ang mga timos, pilit pa rin na lumalaban ang mga ito sa dalawang bata. Pinagtataga nila ni Manong Raul ang mga timos na umaatake na din sa kanila. Sobrang bangis ng mga ito, kaya napapatas na ang dalawang mag-ama. Ang ipinagtataka ng mga ito kung bakit may mga naglalaban sa bubong at doon sa manggahan. Hanggang sa lumipas pa ang ilang minuto, nagpalit ng anyo ang mga timos at mabilis nang umalis doon sa lugar. May nag-anyong ibon at mayroon din nag-anyong baboy. Nasa tapat ng pintuan sina Manong Raul at Jodje, habang nasa kanilang likuran ang dalawa na sina Arvin at Unyok. "Arvin, saan na ang mga bata? Saan na sina Bibi Arthur at Agura?" ang tanong nitong si Manong Raul, at kinakabahan na para sa kaligtasan ng dalawang bata. Nang tumahimik na ang paligid at ilang sandali pa ang lumipas, nakita nila si Bibi Arthur at Agura na naglalakad papalapit sa kanila. Kaya napalabas na si Narvin at Unyok. "Agura, Bibi Arthur, okay lang ba kayo? Wala ba kayong mga sugat?" Lumapit na din sina Manong Raul at nilapitan ang dalawang bata. Sobrang nagtataka ito. Papanong walang galos o kalmot man lamang ang dalawang mga batang ito? Hindi ba sila ginagalaw ng mga nilalang na timos? Nasa tapat ng pintuan sina Manong Raul at Jodje, habang nasa kanilang likuran ang dalawa na sina Arvin at Unyok. "Arvin, saan na ang mga bata?" ang tanong nitong si Manong Raul, at nang tumahimik na ang buong paligid at ilang sandali, nakita nila si Bibi Arthur at Agura na naglalakad papalapit sa kanila. Kaya napalabas na ng bahay sina Arvin at Unyok. "Agura, Bibi Arthur, okay lang ba kayo? Wala ba kayong mga sugat?" Lumapit na din sina Manong Raul at nilapitan agad ang dalawang bata. Sobrang nagtataka ito. Papanong walang galos o kalmot man lamang ang dalawang ito? Hindi ba sila ginagalaw ng mga nilalang na timos? Itong si Manong Raul, wala itong kaalam-alam sa tunay na pagkatao ng dalawang bata. Pero sa pagkakataong ito, kailangan na nila ni Arvin at Unyok na sabihin ang buong katotohanan sa mga ito. Nang makalapit na ang dalawang mga bata, dinala agad nila ito sa loob. Nang mahimasmasan na ang mga ito, nagpahinga na sila, habang si Roko nagkamalay na ang binata. Ramdam pa rin niya ang kirot ng kanyang mga sugat. Pati si Tatay Pulding, nakahiga na din ito sa kwarto. Pero balak nila nadalhin ang dalawa sa ospital kinabukasan.
Pinapapasok na din ni Arvin at Onyok ang dalawang bata sa kwarto. Habang sa sala, nag-uusap na sina Juji, Manong Raul, Onyok, Arvin at Manang Kanura. Dito na nila sinabi ni Arvin ang tunay na pagkatao ng dalawang bata. Manong Raul, Manang Kanura, huwag na kayong magugulat kung bakit walang sugat ang mga bata at kung bakit may naglalaban sa labas kanina at tumakas ang mga nilalang at may mga napatay. Hindi ordinaryo ang mga batang ito. May kakayahan sila na angat at wala sa mga normal na tao. Silang dalawa ang lumaban at pumatay sa ilan sa mga timos. Napanganga ang dalawang matanda, pati itong si Juji, sa kanilang narinig. Papanong nangyari na napatay ng mga batang musmos ang mga mababangis na mga nilalang? Manong Raul, itong si Bibi Arthur at Agura may lahing halimaw at aswang. Pero huwag kayong mag-alala, hindi sila gumawa ng kasamaan dahil sa mabuting paggabay ng kanilang mga magulang. Di ba nasabi ko na sa iyo ang tungkol kay Arturo noon na may lahing aswang? Si Arturo ang ama ni Bibi Arthur. Ilang sandaling napatulala ang dalawang matanda at pagkatapos sabi nitong si Juji, "Kung ganun Arvin, Onyok, kaya ng mga bata ang mga timos. Hindi na tayo dapat na matakot sa kanila." Ang sagot naman itong si Arvin, "Oo, Juji, pero dapat pa rin natin na mag-ingat at hindi magpabaya. Dahil kahit na may mga kakaibang lakas ang dalawang batang yan, mga bata pa rin ang mga yan. Wala pa rin yan sa tamang pag-iisip tulad nating matatanda. Tanging pakikipaglaban lamang ang kanilang alam." Ilang sandaling lumipas, nagpahinga na din ang mga ito. At kinabukasan, dinala agad ang dalawa sa ospital, sina Ruko at Tatay Pulding. Wala ding nakitang anumang bangkay ang mga ito sa paligid. Marahil, dinala ang mga ito kagabi nang tumakas ang mga nilalang na timos. Inihatid ang mga ito ni Manong Raul at pagkatapos, dumiritso na ang mga ito pauwi sa kanila. Pero ang hindi nila alam, may lihim na nakasunod sa kanila na mga nilalang. Nang makarating na sila sa kanila, ang apat na mga timos na nakasunod sa kanila ng lihim, tumigil ang mga ito doon sa kakahuyan habang pinagmamasdan ang mga kabahayan. Bukas na ang kapistahan dito sa kanilang lugar, kaya abala na sila sa paghanda. Pati ang kanilang mga kapitbahay, nagiging abala na din ang mga ito. Pero paminsan-minsan, mapapasulyap itong si Manong Raul sa dalawang bata. Hindi pa rin kasi ito makapaniwala na aswang ang batang ito na kay amo ng mga mukha. Sa araw na yon, may dumating pang tatlong bisita sina Manong Raul. Mga kamag-anak ang mga ito ng kanyang asawa na si Manang Simang. Kinagabihan, niyaya nitong si Juji ang dalawang bata na sina Bibi Arthur at Agura na pupunta ng peryahan para pansamantalang makisaya at maglalaro doon. Habang sina Arvin at Onyok, abala ang mga ito
sa pagtulong sa paghanda at pagluluto. Ilang sandali pa, masayang masaya ang dalawang bata na naglalaro doon sa peryahan, hanggang sa lumipas pa ang dalawang oras. Sabi nitong si Jojie, na uwi na sila. Mag-alas 10 na kasi ng gabi. Hindi nila namalayan ang mabilis na paglipas ng oras. Ilang sandali, pauwi na sila at binaybay ang kalsada. Sa pagkakataong yun, wala nang masyadong sasakyan ang dumadaan at ilan na lang ang mga taong nakikita nilang naglalakad doon sa kalsada. Hanggang sa may nakasabay silang dalawang lalaki na kapitbahay din nila ni Jojie. Nagkikwentuhan lang ang mga ito habang naglalakad. Nang umihi ang kasama nila, hindi pa ito natapos sa ginawa nang mapatigil ito at mabilis nang bumalik sa kanila. Sabi agad nito, "Jojie, tingnan mo doon sa may puno ng mangga. Dali." "Ha? Bakit? Ano ba ang meron doon?" "Basta, tara na." Ang pag-usap ng magkakaibigan. Kaya mabilis nilang tinungo ang puno ng mangga na sinasabi ng kasama nila. Sinipat-sipat nila itong mabuti at tanong ni Jojie, "Oh, nasaan na? Nasaan ang sinasabi mong nakikita mong bulto ng tao na nakabaliktad?" Lumingon-lingon ang kaibigan nitong si Jojie sa paligid at ang sabi nito, "Bakit nawala? Nandyan lang yun kanina." "Nako, baka anino lang yung nakikita mo. Tara na, alas 10 na. Hinahanap na itong mga bata ni Tatay Raul." Kaya muling naglalakad ang mga ito palabas doon sa damuhan. Nang mapatigil itong si Jojie dahil may narinig siyang huni ng ibon na pamilyar sa kanya, at nakaramdam agad ito ng takot at kaba dahil ang huni ng ibon ay katulad ng mga huni ng mga timos kapag nagpanggap ang mga ito bilang ibon. Kaya agad na hinila niya ang dalawang mga bata. "Tara na, umuwi na tayo." Takang-taka naman ang kanyang dalawang kaibigan kung bakit biglang nagmamadali itong si Jojie. Pagdating nila ng bahay, nagpapahinga na si Narvin, Unyok at Manong Raul kasama ang tatlong kamag-anak ni Manang Simang. Tapos na ang mga ito sa kanilang ginagawa at sinabi agad ni Jojie ang kanilang narinig doon sa may manggahan na nasa gilid ng kalsada. Kaya napatitig itong si Manong Raul kay Arvin at Unyok. Sabi ng matanda, "Sinusundan ba tayo ng mga timos?" "Marahil, Manong Raul, dahil napatay ng mga bata ang iilan sa kanila." Mabilis nang tumayo si Manong Raul at inutusan si Jojie na isirado nila ng mabuti ang mga bintana at pinto. Ilang sandaling lumipas pa, nagpapahinga na ang mga ito doon sa isang kwarto ang mga bata kasama si Arvin at Unyok, habang sa kusina naman sina Jojie at ang tatlong bisita. Nang umihi itong si Arvin alauna ng madaling araw, may narinig itong huni na naman ng ibon doon sa may bubong sa may kusina. Kaya pinakiramdaman niya itong mabuti at hindi siya nagkakamali
huni ng ibon ng timos. Pumunta siya sa may bintana at inaaninag ang labas. At muntik pa siyang mapatras nang may makita ito na tatlong nilalang ang nagpatalon-talon sa kabilang bubungan ng kanilang kapitbahay. Tiningnan itong mabuti ni Arvin hanggang sa magsitalunan ang mga ito sa damuhan at nawala. Nawala na din ang kanyang narinig na huni ng ibon. Kaya nagpasyang bumalik na ito sa kanilang kwarto. Mukhang delikado sila dahil sumunod sa kanila ang mga mabangis na mga nilalang at madadamay pa ang kanilang mga kapitbahay. Kailangan na kausapin niya bukas itong si Manong Raul. Kinabukasan, sinabi agad ni Arvin ang kanyang nakikita kagabi kay Manong Raul. Ang sabi naman ni Manong Raul, hindi rin pwedeng sabihin nila ito sa mga kapitbahay ngayon dahil kapistahan ngayong araw. Mamayang gabi, subukan niyang kausapin ang mga ito. Sa buong araw na yon, abala ang mga ito dahil sa sobrang dami ng mga bisita. Kinahapunan, ang dalawang bisita nila ni Manong Raul, naglalaro lang ang mga ito sa isang nakitang manok na pantari doon sa likod ng bahay. Wala na ang kanilang mga bisita na nakipista. Pero abala pa rin sila sa pagliligpit ng mga gamit at paghugas. Kinagabihan, alas 8 pa lamang ng gabi, nakahiga na sina Manong Raul dahil sa sobrang pagod. Nakalimutan na nito ang tungkol sa mga timos na sasabihin sana niya ang mga ito sa kanilang mga kapitbahay. May mga tao pa rin sa labas dahil may disco sa malapit lang sa kanila at maraming dumadaan sa kanilang bahay. Ang tatlong bisita naman nila na kamag-anak ni Manang Simang, nasa labas ang mga ito at nag-iinuman. Hanggang sa may lumapit na isang pantaring manok sa kanila. Ito ang manok na nilalaro nila kanina. Nagtataka sila kung bakit ito lumapit at hindi natakot sa kanila. Sabi naman ni Manong Raul, wala silang manok na ganyan. Maaaring manok ito ng kanilang kapitbahay. Pero ang hindi nila alam, isang timos na nagpanggap na manok ang lumapit sa kanila. Kinagabihan, alas 8 pa lamang, nakahiga na sina Manong Raul dahil ito sa sobrang pagod. Nakalimutan na nito ang tungkol sa mga timos na sasabihan sana niya ang kanilang mga kapitbahay. May mga tao pa sa labas dahil may disco malapit lang sa kanila at maraming dumadaan sa kanilang bahay. Ang tatlong bisita naman nila na kamag-anak ni Manang Simang, nasa labas ito at nag-iinuman. Hanggang sa may lumapit na isang pantaring manok sa kanila. Ito ang manok na nilalaro nila kanina. Nagtataka sila kung bakit ito lumapit at hindi takot. At gabi pa. Sabi naman ni Manong Raul, wala silang manok na ganyan. Maaaring manok ito ng kanilang kapitbahay. Lumipas pa ang isang oras. Nakapagdesisyon na ang mga bisita nila na pumasok na sa loob. Sinabihan na din ang mga ito
ni Manang Simang na tumigil na sa pag-iinom at pumasok na sa loob. Nang makapasok na ang tatlo, nagulat sila kung bakit sumunod pa rin ang manok na nakita nila sa labas. Pero dahil mga lasing, hindi na nila ito pinansin at tuluyang natulog agad ang mga ito sa may sala. Tahimik na ang buong paligid ng bahay. Nagpapahinga na ang lahat. Sobrang pagod ang mga ito sa kani-kanilang trabaho kanina dahil sa kapistahan. Nasa kwarto natutulog sina Arvin at Unyok kasama ang dalawang bata, habang sa kabilang kwarto naman sina Manong Raul at Manang Simang, at sa sala sina Juje at ang tatlong mga bisita. Lumipas pa ang ilang oras, hindi nila namalayan ang pagbabago ng hitsura ng manok sa pagiging halimaw na timos. Nakatayo na ito sa paanan ng apat na natutulog sa sala. Ilang minutong lumipas, lumapit ito sa may bintana at binuksan ito. At pagkatapos, malayang nakapasok ang iilan pa sa mga nilalang na timos. Nasa anim ang lahat ng mga ito at isa-isang pumasok sa nakabukas na bintana. Naglalaway ang mga bibig at takam na takam sa mga nakahilata sa sahig habang natutulog. Pero ang hindi nila alam, may dalawang bata din ang nagmamatsyag sa kanila doon sa may pintuan ng kwarto. Sina Bibi Arthur at Agura. Kanina pa nagising ang dalawang bata dahil naramdaman na nila ang kakaibang puwersa ng mga timos. Bulong nitong si Agura. "Kuya Arthur, gigisingin ba natin sina Kuya Arvin at Kuya Unyok?" "Huwag na, Agura. Kailangan na natin na atakihin ang mga nilalang na yan bago nila mapatay sina Kuya Juji." Kaya agad na nakahanda na ang dalawang bata. At nang makita ng mga ito na dinaluhong na ang isa sa kanilang mga bisita, mabilis nang kumilos ang dalawa. Napasigaw agad itong si Rome nang maramdaman ang pagbaon ng matulis na kuko sa kanyang dibdib. Buti na lang hindi ito bumaon masyado dahil may isang nilalang ang nakahawak sa kamay ng timos. Pagkatapos, ibinalibag ito ni Bibi Arthur sa dingding ng bahay at mabilis na sinundan ng mga pagkalmot. Biglang pumainlang sa katahimikan ng paligid at sa gabi ang mga sigawan, nang magising na din ang ibang mga kasamahan nila, pati sina Manong Raul. Kahit na tulog ito, nagising na din at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Rinig na din nila ang ingay ng mga timos. Itong si Bibi Arthur, kinubawa nito ang isang timos at pinagkakalmot sa leeg at mukha. Parang mga pusa ang busis ng mga ito. Napalabas na din ng kwarto sina Arvin at Unyok nang marinig ang ingay doon sa sala. Napasigaw itong si Manang Simang nang makita ang mga nilalang na naglalaban sa sala. Tinulungan nila agad itong si Rumi at hinila dahil kita nila may sugat at dugo sa dibdib nito. Kumuha na din agad ng itak sina Manong Raul at Jojie
habang si Agura. Napatay na niya ang isa ng matamaan niya ito ng mga kalmot sa iba't ibang parte ng katawan. Nakabulagta na ang Timos sa sahig. At dahil sa komosyon, nagpasyang tatakas na ang mga Timos. Mabilis na tumalon ang mga ito papunta sa bintanang nakabukas. Pero nakaharang agad itong si Agura. Walang plano ang mga bata na patakasin pa ang mga nilalang na ito. Hinaltat na din agad ni Bibi Arthur ang isa pa at kinubawan ito habang pinagkakalmot. Binitbit na din ni Agura ang dalawa pa at ibinalibag sa dingding ng bahay. May mga kapitbahay na din sila na lumabas sa kanilang mga bahay at lumapit sa bahay nila ni Manong Raul dahil sa narinig nilang ingay at sigawan. Mabilis na dumungaw sa bintana itong si Manong Raul at sigaw niya, "Bumalik kayo sa inyong mga bahay. May aswang sa paligid at inatake kami." Kaya nagtakbuhan ang kanilang mga kapitbahay pabalik. Pero ang ilan sa kanila, lalo na ang mga kalalakihan, kumuha ang mga ito ng mga itak para tulungan sina Manong Raul. Sa loob ng bahay, nakabulagta na ang apat na mga Timos at patay na. Pinagtataga din ito nila Juji at Manong Raul, habang ang dalawa pa nakipaglaban ang mga ito sa dalawang bata. Angil ng angil ang mga ito at ilang sandali nang matamaan ang mga ito ng kalmot ni Agura at Bibi Arthur. Biglang nagpalit ng anyo ang mga Timos bilang ibon at mabilis itong lumipad at lumabas sa isang siwang ng bintana kung saan dumungaw si Manong Raul. Pero hindi ito hinayaan ni Agura at Bibi Arthur. Hinabol nila ang mga Timos at naabutan sa may bubungan ang isa. Nang maabot ito ni Bibi Arthur, bumalik ito sa pagiging halimaw na Timos at nakipaglaban sa bata. Rinig nila sa loob ang mga kalabog habang ang isang Timos doon ito naabutan ni Agura sa puno ng kaimito. Hindi na ito binitiwan pa ng batang halimaw. Isinandal ito sa kahoy at pinagkakalmot. Kinuha at dinukot pa ng bata ang mga lamang loob ng halimaw hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Habang si Bibi Arthur matapos na matamaan niya ng mga kalmot ang Timos, bumagsak na din ito sa lupa at namatay. Sabi ni Manong Raul, "Agura, Arthur, bumalik na kayo dito sa loob, bilis." Ang pag-alalang sabi ng matanda, baka kasi makita pa ang dalawang bata ng kanilang mga kapitbahay. Makalipas ang ilang sandali, tumahimik na ang buong paligid. Ang dalawang bata, pinapapasok agad ito ni Manong Raul sa loob ng kwarto kasama si Unyok. Baka kasi makita ito ng kanilang mga kapitbahay na duguan. Nang makapasok na ang kanilang mga kapitbahay, naabutan ng mga ito ang mga nakahandusay na mga nilalang na Timos sa sala. "Anong klaseng mga aswang ang mga ito, Raul?" tanong agad ni Tatay Lito ang isa sa kanilang kapitbahay. "Hindi ko rin alam, Lito.
basta na lang pumasok ang mga ito at inatake kami. Iniligpit nila ang lahat ng mga bangkay at sinunog. Grabe ang takot ng kanilang mga kapitbahay. Unang bisis kasi ito na may umatake sa kanilang lugar na mga aswang. May mga narinig na sila tungkol sa mga nilalang na ito, pero doon lamang sa mga bukirin na mimisti ang mga timos. Manghang-mangha din sila Manong Raul, Manang Simang at ang mga bisita nila sa ipinakitang lakas ng dalawang bata. Sinabihan na lang ang mga bisita nila ni Manong Raul at Manang Simang na huwag ipagkalat ang kanilang nakikita. Kinabukasan, nagpasyang umuwi na sina Arvin at Unyok kasama ang dalawang bata doon sa isla ng Sikeor. Ang nasa isip kasi nila ni Arvin, baka naamoy ng mga timos ang pagiging aswang ni Bibi Arthur at ang pagiging halimaw nitong si Agura, kaya sila nasundan. At sana lamang sa kanilang pag-alis hindi na muling aatake pa ang mga nilalang na timos dito sa patag. Matapos na makapagpaalam, lumuwas na si Narvin at Unyok sakay ng bangka. Habang naiwan naman sina Manong Raul at Manang Simang na naghanda na, ang nasa isip kasi nila, baka mamayang gabi muling babalik ang mga timos. Umuwi na din ang mga bisita nila na hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari at nasaksihan. May sugat din ang isa sa kanila, itong si Rumi. Pero kailanman, hindi nila makakalimutan ang kanilang karanasan tungkol sa mga timos at lalo na ang kanilang nasaksihan sa dalawang malalakas na bata na sina Bibi Arthur at Agura.